Hello guys. So kung tinatanong nyo sa sarili nyo na okay pa ba na sumali sa Cryptoblades, yung pinaka-honest na sagot from a person na may experience na kasi na sa loob na dito, na tulad ko, ang masasabi ko is kung gusto nyo sumali dito sa Cryptoblades, kailangan din ninyong makiride on sa mga changes na mangyayari dito sa loob. Kasi nga, under development pa ang game, ang dami pang niluluto dito, ang dami pang ina-adjust. So, yung mga narinig natin previously sa labas na ang ganda dito sa Cryptoblades kasi ang laki ng kitaan, mas malaki pang kitaan dito kaysa Axie Infinity or iba pang mga NFT games, play to earn blockchain games. So, pagdating natin dito sa loob is ang lahat ng yan ay half truth. So, hindi talaga lahat ng yan ay totoo. Kasi nga, ang daming changes. So, kung dati malaki ang kitaan sa mga players, ngayon is hindi na talaga. Kasi may mga changes sa mga sa rewards, may mga adjustment, which is good. May part na good, may part na bad. Ang bad doon is yung sa atin kasi we are expecting na yung mga narinig natin, yung mga factor na nakainganyo sa atin para sumali dito is magiging totoo din kapag andito na tayo. Pero hindi pala, so parang it is a bad thing for us. Pero sa laro, in general, maganda siya kasi nga madaming ginagawa, madaming improvement, and you know, maraming ano talaga, enhancements sa game. So para sa atin is frustrating. Kahit ako, to be honest, medyo frustrating talaga. Kasi nagpadala ako sa FOMO, yung tinatawag natin fear of missing out. So parang sumali ako kahit mataas na masyado yung yung panahon na yon, mataas masyado yung presyo ng skill against USD. Pero sumali pa rin ako, and I never thought or hindi pumasok sa sarili ko na, you know, doon lang ako pumasok kapag bumaba siya ulit. So, yun. So, a bit frustrated kasi masyadong malaki yung pinuhunan ko dito. Pero parang not sure ako if maka-ROI ko within 1 month. So, yun lang. Kung gusto nyo sumali dito sa Cryptoblades, maganda siya actually. So, okay yung development ng game, and kailangan nyo ding mag further research kasi ang daming reviews ng Cryptoblades at ang daming resources para, you know, mas matuto kayo. Basta ang mangyayari lang kapag andito na kayo sa loob, kapag andito na, is makiride on tayo sa changes talaga. So, isa sa mga change lang ipakita ko dito, yung pinaka notable change na nangyayari dito is yung sa weapon. So actually, yung weapon dati unlimited use, pero ngayon meron na siyang parang meron na din siyang stamina, pero ang tawag dito is weapon durability. So hindi na talaga natin siya magiging unlimited use. So hindi natin maasahan na yung kung same character, yung same element yung mga characters natin at isang weapon lang gamitin natin, so hindi na talaga yan pwede. Kailangan natin may extra weapons na. Okay, so, and isa sa notable changes, of course, ang earnings. Kasi medyo lumiliit talaga ang earnings, maraming changes. At isa sa notable changes din yung parang pabonus nila in in-game skill. Kapag sumali kayo at nag-recruit kayo ng first character niyo, so ngayon wala na siya. And sa mga gustong kumita pa rin sa Cryptoblades, kahit ayon yung sumali dito sa laro, ayon yung ng hassle, ayon yung makiride on sa mga changes dulot ng development ng game, din mag-trade kayo. So dito sa MEXC Global or MEXC Global, andito si skill token, at pwede nyong ma-take advantage ang volatility ng kanyang price. So andito nga siya. So you can trade skill, you can trade your USDT to skill. So yan. So
At ang kagandahan dito, paring-pariho siya sa Binance. Actually, bago pa lang, kanina pa ako naka-sign up dito, pero nakita ako na paring-pariho siya sa Binance. So, kung may experience kayo sa Binance, okay na okay to. Kasi pwede kayo mag-spot trading. So, bumili kayo ng price. Bumili kayo ng skill according to your preferred price. At magbinta kayo ng skill token according to your preferred price. So, ang ganda niya. And may nakita nga ako mga YouTuber na kumikita ng malaki sa mga NFT tokens without even, you know, jumping into the game and playing. So, ang ginagawa nila is nag-hold lang sila ng token or nag-trade. So, I guess this is your best option kung gusto nyo mag-take advantage sa volatility ng price ni Skill. Kasi masyadong volatile ang presyo niya. So, masyado. At ang laki pa naman ng mga, you know, ang laki ng agwat. So, ma-take advantage nyo yan. If ever meron nga akong mga skill tokens later on, kapag ma-withdraw ko na yung mga earnings ko na naka-stake dito sa game, I guess I would consider trading, spot trading here in MEXC Global. Okay guys, yun lang yung feedback ko. At least, you know, ready kayo. Ready kayo kapag gusto nyo sumali dito sa Cryptoblades. So, yung mga narinig nyo na mga dati, before sa mga changes, yung mga, if nainggan nyo kayo na sumali dito because of yung mga, most probably sa earnings talaga, yun ay half-truth na sa ngayon. Kasi, daily may changes na nangyayari dito sa loob ng Cryptoblades. Okay guys, if you want more update dito sa mga NFT games, kasi I'll be covering more NFT games too, kasi yan na ang parang future talaga. And cryptocurrency NFT games, then you have to consider subscribing sa akin channel. Thank you.